Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. At ako nga po'y andito sa pedestrian bridge po na andito sa Exhibition Road, papuntang Jofair. Sa kabila po kasi meron doon park. Maganda po dyan mag-jogging, mag-ikot-ikot po o maglakad-lakad. Kaya naisipan kong pumunta dito para magpahangin, makapag-exercise ang aking mga tuhod. Kaya lang hindi ko kayang tumawid mag-isa sa hanging bridge na to. Kaya nag-aantay po ako ng may aakyat para makisabay. Bisis na din po ako nga nadaan dito pero meron po akong kasama. Po, mag-iisang oras na akong nakatayo dito, hindi pa rin ako makatawid-tawid. Kasi nanginginig talaga ang aking tuhod, di ko talaga kaya nga dumaan dyan mag-isa. Pakiramdam ko talaga ay malaglag ang tulay na to. Dati kasi nung hindi pa nila ni-renovate, mas okay lang diretso po siya. Ngayon kasi ang ginawan pa nila ng paliko, kaya medyo di ko kayanin to, medyo mahaba at may nakita nga akong nakabike. Kaya lang di naman ako pwedeng makisabay kasi lalaki siya. Kaya mag-aantay pa din ako. Sana eh, may dumaan na din ng makapagpahangin na doon sa park. Mag-aantay na lang muna ako dito. Parang isang oras na akong nakatayo dito, nag-aantay. Meron sanang dadaan at pupunta din sa kabila. Maganda ang weather dito, hindi siya masyadong mainit kasi winter time siya kaya malamig. Ang ganda ng simoy ng hangin, malamig siya, hindi ka rin papawisan pero pag ako'y tatawid dito papawisan talaga. At halos isang oras na akong nagaantay, buti na lang may parating na isang Ethiopian. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ba akong makisabay paakyat. Sabi ko natatakot akong tumawid mag-isa. Buti naman mabait po siya kaya pumayag din siya. Sabay nga kaming dalawa umakyat sa wakas after ng isang oras. Makakatawid na din ako at makapaglakad-lakad doon sa park. Ayan, napakataas kasi niya. Lalo na pag merong sasakyan sa baba, parang mapahinto talaga ako. Salamat, bait naman tong si Miss Ethiopian. Maraming salamat sa iyo, sister. Ako'y makakatawid na din. Di naman, sa ganitong oras kasi maaga pa naman, maraming taong nag-exercise. Ewan ko ba ngayon bakit walang masyadong nadaan dito. Ayan, napakahabang lakarin to. Nakakatakot tumawid dito. Ang ganda ng pedestrian bridge nila, pero nakakatakot talaga. Hindi ko talaga kaya. Kahit bayaran ka pa, hindi talaga ako tatawid. Pag may mga kasama naman, kahit hindi naman ako nakahawa, naman maglakad ng diretso. Ako lang kasi hindi ko talaga kaya, sa imagination ko pa lang, napakahirap na niya. Bakit pa kasi hindi nalang diniretso, may mga paliku-liku pa siya. Ayan, nakakatakot pag nakatingin ako sa baba. Ang nanginginig ang aking tuhod, kahit na sa Pilipinas ako, ganito na ako. Pag napunta ako ng Maynila, napakahirap tumawid sa kabila. Buti doon, maraming mga tao, pwede kang makisabay. Ito kasi, man pwedeng makisabay ka sa mga lalaki. So lang sana to, tinakbo ko na, kaya ko siyang takbuhin. Pero yung ganitong paliku-liku pa, napakahirap naman ito. Tapos naka-open pa sa gilid, dapat naman nakasara para hindi makita yung mga sasakyan sa lababa. Kami ko tuloy napansin dahil sa nanginginig ang aking tuhod. Kaya natatawa ang aking kasama kasi hawak-hawak ko siya. At ito, nasa taas pa din kami. Tagal naming makarating doon sa dulo. Daming paliku-liku na to. Ayan, malapit na kami at nang makababa na ako at makapag-exercise na din sa park at syempre hindi na rin manginginig ang aking mga tuhod. Ayan nga, tingnan nyo ang aking kamay, nakahawak talaga sa kanya yan. Kami nga nakababa na, ayan siya, salamat sa'yo Miss Ethiopian. Dahil sa'yo nakatawid ako sa isang oras kong nag-aantay doon sa kabila para lang makatawid at papunta rin pala siya sa park at ako din parang hindi na kami magkakilala, nagkanya-kanya na kami ng lakad. Ang kagandahan kasi sa park na to, napakahaba siya, napakalaki niya. Wala kang makasalubong, ang mang didisturbo sa'yo habang kang naglalakad kahit anong oras kasi may mga security guard dito. At napaka-safe po siya. Kahit medyo madilim yung ibang area, safe po siya kasi may mga security po. Kaya kahit mag-isa ka lang, maganda maglakad dito, nakaka-relax. Lalo na ngayong winter, maupo, maraming mga upuan dito na pwede kang makapag-relax. Yung iba naman, nagdadala ng mga pagkain, yung mga family dito.
dito sila na opo. Ngang bagong palaruan ng mga bata. Dati wala pa to pero ngayon maganda na. Ayan, naglalakad na ako para makapag-exercise naman kasi buong araw ako nga nasa trabaho lang nakaupo. Kailangan ko din mag-exercise para naman mag-circulate ang aking mga dugo. Hindi rin maganda na pagkatapos ng trabaho ay mahiga ka na lang. Kulang sa exercise kaya dipilit kong mag-walking after ng trabaho. Mag-walking talaga ako. Naman, ilang years din akong gabi-gabi dito after ng trabaho ko, dito ako napunta. Tsaka hindi pa kasi na-renovate dati yung pedestrian bridge nila, hindi naman ganun kahaba at paliko-liko pa. Parang straight lang dati, tsaka maraming taong natawid kaya hindi halata na yung tuhod ko'y nanginginig. So na nga, medyo konti lang naglalakad dito kasi malamig talaga dito, winter time. Marami dito pag summertime. Kami ang nagsitakbuhan at nag-exercise dito. Yan nga yung mga paligid ng park. Hindi siya ganun kaliwanag, medyo madilim siya. Pero kagandahan lang dito, is safe dito. Walang mambabastos sa'yo sa daan. At hindi masyadong crowded dito, wala kang halos makasalubong. Kaya kung gusto mo mag-relax ng iyong mind, kung gusto mo mag-refresh, pwede kang pumunta dito. Ito yung tinatawag nila na Marina Park. Sakop na nga siya ng Jofair. Building na yan, yung Fontana Tower, yan yung gusto kong puntahan. Diyan kasi ako naglalakad, iniikot ko to, napakahaba niyan pero hanggang doon ako. Round ako papunta doon at saka pabalik. Regards diyan sa Fontana Tower kay Miss Lizelle at saka kay Miss Myra. Kasi ako minsan napunta sa hotel na yan, nakikiligo sa kanilang pool. Dan ang building na yan. Pakalaki at hindi ka basta-basta makapasok. Buti na lang at may kakilala ako dyan. Ayan, ang ganda ng building. Meron na sariling gym. Meron din silang sariling swimming pool. Parang tatlong swimming pool yung andon. Kapag summertime, napunta ako dyan kasi meron akong kaibigan dyan, si Miss Sel at si Miss Myra. You again sa summertime. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi talaga ako makakaakyat dyan. Dadaanan nga natin dito sa Marina Park, yung Dolphin Resort. Lagi ditong punuan sa labas ng resort na to, yung mga family. Ihaw-ihaw sila dito at nagbabaon ng kanilang mga pagkain at masaya na sila sa ganyan. Nung puno ito lagi, lalo na pag webis ng gabi. Friday ng gabi, maraming tao dito. Sarap ng amoy dito kasi puro grilled yung mga baon nila. Dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, walang masyadong tao, wala rin akong makakasalubong. Ganda dito mag-relax sa ilalim ng punong kahoy. After ng holiday mong trabaho, pagdating sa gabi, ang ganda dito mag-relax. Ganito lang ang buhay ko sa Bahrain. Po ako nag-aaksaya ng aking oras sa mga walang kwenta. Tumatanggi po ako sa mga nagyayaya na kung hindi naman ako masaya at mga wala namang kwentang pupuntahan, mas gusto kong maglakad. Ito kasi yung gawain ko sa ilang taon dito sa Bahrain. Buong araw po ako nagtatrabaho. Sa gabi gusto ko talagang mag-exercise. Hindi man ako sa park na punta, sa mga bilihan, na ikot-ikot lang ako. Pag summertime din, grabe yung init dito. Di mo rin kayanin, kaya lagi din akong may towel pag dito ako napunta. Magaan sa pakiramdam pag pinawisan ka, pero grabe. Lagkit ng pawis dito at laging sandstorm. Kaya pag summertime, mahirap din. Ayan, 600 meters. Hindi ko yan natatapos. Kulang pa sa akin yan. Ayan, ito yung way papuntang Jofair, papuntang Fontana Tower. Gabi-gabi ako dito nagwawanto-wanto. At ayan na nga yung mga matataas na building na yan. Diyan ako pupunta. Yung view ng Jofair. Marami ditong waiting shed, mga upuan sa tabi-tabi para pagpagod ka, pwede kang mag-relax muna at meron nga akong nakita. Naisipan ko magpahinga muna kasi napagod din ako. Pahinga muna ako dito, magpahangin-hangin. Ka-relax din naman, naupo ka habang nakaharap ka dito sa highway. Marami kang makikita mga sasakyan at kung sino mga naglalakad at mga view dyan, nakakaalaw din naman. Open yung space sa aking likuran, napakaginaw. Sabi, nanginginig ako sa ginaw, sandali lang talaga yung upo ko at naisipan ko ngang umuwi na lang. Paka-open kasi niya, wala malang takip yung likod ko. Kaya ako'y maglalakad pa, uwi na lang, babalik na lang ako dahil sobrang ginaw, kaya pala wala masyadong naglalakad. Ayun na nga, nakita ko na naman yung pedestrian bridge, yung malaking problema na naman sa akin.
Oras na dito is alas 9 na ng gabi. Ang naubos lang yung oras ko sa kakaantay kung sinong tatawid para makisabay. Ito na nga, kung tapang kong tatawid rin to kapag wala akong makasabay mamaya. Ako nga'y pupunta sa baba ng pedestrian bridge para magantay kung sinong aking makasabayan. Patawid para nang makauwi na din kasi malamig na ang simoy ng hangin. Pang uubuhin na naman ako. Parang hindi tuloy ako nakapag-relax kapag naisip ko itong aking madadaanan. Nandito na nga ako sa baba banda, mag-aabang na naman ako. Sana nga'y may mga kabayan na dadaan. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW Sabarin Vlog. At syempre, maraming salamat sa inyo sa pag-play po ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo ay monetize na po ang aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat nang dahil sa inyo. Monetize na po. Thank you so much po mga ka-OFW sa Barin Vlog. Nga ang aking tatawirin na naman. Kanina pa ako nag-aantay. Wala pa din talagang nadaan na kabayan. Merong mga nadaan pero hindi naman ako pwedeng makisabay. Halos isang oras na nga ako dito. Naisipan kong kitin ko na lang. Lakasan ko lang ang aking loob dahil sa no choice na ako. Gabi na. Sobrang lamig na at saka gabi na. Parang wala namang pag-asa na may dadaan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Tapang ako na tao. Layo ng Bahrain. Napadpad nga ako dito. Tapos ito lang ang iksi lang ng lalakarin na to. Hindi ko makaya. Kayanin ko to. Yun pala yung feeling kapag nasa taas ka na at walang tutulong sa'yo, napakahirap. Kapag porsigido ka, makakaya mo din talaga. Nga, grabe yung nginig ko dyan pero kinaya ko lahat ng alikabok dyan sa gilid, dinawakan ko na. Nalang to lang nakakita sa akin, nakakatawa kasi umahawak ako sa gilid. Ilang taon na mga alikabok dyan, nilinis ko talaga. Hinto ako dyan pero wala akong magawa, sobrang takot ko. Nalang talaga at walang nakakita sa akin kung paano ako makatawid dyan. Hindi ka na talaga akong mahimatay. Tayo sa takot. Pero yung nasa isip ko, yung pamilya ko sa Pilipinas. Man, hindi ako magpatalo sa takot na to. Parang nagbabaston talaga ako dyan. Inisa-isa ko nang hawak yung sa gilid na yan. Nilinis ko talaga yung ang kakapal ng mga alikabok. Siguro ilang years na dyan yung mga alikabok na yan kasi wala namang naglilinis dyan. Naman na ulan dito para mabasa siya ng ulan. Kaya sa kamay ko talaga napunta. Sabi, parang ayaw ko na talagang umulit. Time kong makatawid mag-isa. Hinto nga ako sa gitna tapos gusto ko sanang gumapang kaya lang nahiya din naman ako baka may kasunod. Kung wala rin palang tutulong sa'yo, kakayanin mo rin naman. Maraming salamat naman at nakaya kong mag-isa. Mas gusto ko pang bigyan ako ng kalaban kisa patawirin ako dito. Wakas, katawid din ako. Palakasan lang talaga ng loob. Parang sa buhay lang natin kapag porsigido ka talaga at meron ka talagang pangarap. Kailangan maabot mo yon, kailangan ma-reach mo yon. Ano pa mga mapagdaanan mo, kakayanin mo, huwag ka talagang huminto. Go lang talaga tayo para sa ating pangarap. Parang yan lang, nakatawid na ako. Lakas ng loob lang ang kailangan at pagdadasal natin lagi. Ang kahit sa panaginip, hindi ko na inasahan na kaya kong tawirin to. Doon at mag-isa, ito na nga ang aking kamay. Grabe, sobrang dumi talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.